Sir Martin Romualdez, 1.8 billion ang travel cost niya. Naku. How long? For almost one year lang. For the entire Congress. Sa kanya lang. Sa kanya lang? Oo, kaya nagtatanong itong ating source from Congress. Is it true? 1.8 billion. Sabi niya, pakitanong ka Eric at paki-explain din. At pakitanong kay Secretary Belica. Miss Ina, ito'y break-in information coming from Congress mismong source. No, because the 1.1 billion of the DNNR, that's the entire department. Yeah. But you're saying now, Eric, that 1.8 billion is just the office of the speaker? At makikita po natin ang detalye niyan, after several years, kasi magkakaroon ng oras, mag-audit, yan na sinasabi ni President Duterte, mag-audit na naman sa bawat opisina, sa lahat ng opisina sa buong gobyerno, legislative, executive, judiciary, at doon po natin makikita kung ano ang tunay na naging sitwasyon ng ating pamahalaan sa pamamahala ng mga bago nating leaders. So, ayun o mga kaibigan! Si dating Secretary Belica, nagsalita na po mga kaibigan, no, na talagang kailangan i-audit na talaga yan. Yan, oh. Audit. Ayan po, no, dahil ito pong si, naalala nyo guys, di pa napag-usapan na natin ito noong isang araw, ito pong DNR Secretary, no, itong si, ano pa pangalan itong DNR Secretary na si Yulo, na gumastos po siya ng 1.1 billion sa kanyang travel expenses. 1.1 billion mga kaibigan. Pero guys, si Tambaluslus, meron din pala siyang 1 point something, no, mga 1.8, no? Parang ganoon, 1.8 billion ang ginastos sa kanyang travel expenses mga kaibigan. Sarili lang niya 'yun, ha? Sarili lang niya. 1.8 billion mga kaibigan. Ayon po 'yan sa ano po ni sa source po, no, ni Ka Eric. At ang source po mga kaibigan, galing po mismo sa Kongreso. Mm-hmm. Nagkahulihan na. Nagkabukingan na. Kasi naalala niyo mga kaibigan, ang laki po ng budget niya, ano, ni Tambaluslus, di ba? Magkano budget ni Tambaluslus sa ano, confidential funds niya? 1.2. Oh. Pero bakit lumalabas ngayon sa isang source na galing po sa Kongreso, guys? Nakagastos po siya ng 1.8 billion sa kanyang travel expenses. Yan ang sinasabi natin. Na kailangan na talaga ng resibo, kailangan na talaga ng liquidation. Kung hindi, mauubos po talaga ang pera ng kabanang bayan mga kaibigan na hindi po natin malalaman. Katulad yan, no? Sa DNR, 1.1 billion, travel lang yan. Tambaluslus, 1.8 billion, travel ulit. Eh kung ginastos yung mga pera na yan, binigay na lang sa mga taong naghihirap, bakit kailangan nyo pang gumastos ng ganyang kalaki? Nakakahiya. Kaya nga diba sabi po ni dating Secretary Belica na kailangan talaga audit. Kailangan po sundin natin yung sinasabi po ni dating Pangulong Duterte na kailangan po buksan ang libro, buksan ang audit para magkaalaman na. Kasi kailangan natin malalaman yan mga kaibigan. Di ba? Kailangan natin malalaman yan kung hindi po sila susunod sa challenge. Di ba? Kasi matindi na po yan guys eh. Ibang klase na po eh. Ang laki na ng mga expenses nila na wala, parang wala tayong ano eh. Parang wala tayong kinalaman na wala silang pakialam na bahala kayo dyan. Bahala kayo, mabahala, maubos yung pera ng kabanang bayan basta kami, yung mayaman kami. Di ba masakit po? Masakit pong isipin yan mga kaibigan. Kaya dapat talaga isisigaw natin ang audit. Hindi po pwedeng makalimutan to guys. Dahil itong mga isinisiwalat po, no, itong ibinulgar ni Ka Eric ay legit po to. Galing po ito sa Kongreso. Yan po pag-uusapan natin ngayon mga kaibigan. At itong si Attorney Harry Roque, once again, nagsalita na po guys. Ito na po ang kanyang napakatinding paliwanag na wala na po talagang kinalaman ng ICC at hindi na po pwedeng litisin si Pangulong Duterte po sa ICC. Alright? Tsaka syempre marami pa tayong mga issues. Alright? Marami po tayong mga konting issue mga kaibigan. Pero bago lahat, kung bago pa lang kayo sa amin channel, mag-subscribe na po tayo mga kaibigan. No? Huwag niyong kalimutan mag-comment, like, at pakihit yung notification bell para updated kayo sa aming mga bagong videos. ADF 2.0 po ang aming FB page. Follow, like, and share ng mga videos. Ito na nga mag sinasabi natin guys eh. Di ba? Marami pong mga nangyayari ngayon sa bayan na talagang
kinakawawa po ang mga maralitang Pilipino. Mukhang wala tayong magagawa, eh, no? Sa tingin ko, guys, parang wala tayong magagawa. Parang wala tayong nagagawa, no? Kasi kahit anong panawagan natin, araw-araw tayong nananawagan na sana maglabas na ng liquidation, wala pa rin. Tapos, ito na naman, may bago na naman tayong natuklasan, may bago na namang imbidulgar na galing po ito sa Congress, ha, mismo, guys. Congress, imagine niyo, mga kaibigan, ang source po niya ay Congress. Hindi po yan Marites. Di ba? Siyempre, Marites ba yan kung galing Congress? Ibig sabihin, meron po. Meron pong katotohanan yan. Di ba? Imposible namang Marites yan. Eh, doon mismo sa loob. May insider po sila sa loob. So, madaling sa madaling ano, guys, no, sa kung i-analyze mo mabuti, mga kaibigan, itong mga ibinubulgar po ni Ka Eric, mga kaibigan, no, ay talagang legit. 1.8 billion travel expenses. Usapan na ninyo. Katatapos lang natin sa 1.1 billion sa DNR. Ngayon naman, tambaluslos naman. Sakit na talaga ng ulo ko dito. Sabi nga ni Lauren Bado, eh, ano, saan mo ginamit yung pera? 1 billion? Paano mo ginastos dyan pag mabiyahe? Tapos samantalang yung kay BP Sara, 125 million lang na ano, confidential funds. I mean, hindi ko naman nila lang, no? Pera din yun. Pero, i-compare mo naman sa billion. Di ba? O, 125 million yung kay Sara, o. Sa kanya, 1.8 billion ang ginastos niya. Travel. Malaking agwat yun, di ba? Billion yung kay Tambaluslos, eh. Million lang yung kay BP Sara. 125 million. Kaya pala ang ingay-ingay nyo, ha? Ang bilis nyo pala gumastos. Ang lakas nyo pala gumastos. Magtipid-tipid naman kayo. Maawa naman kayo sa bayan. Kaya pala, no? Oh, na-guess nyo na, guys. Kaya ayaw nila kumasa sa challenge na buksan ang libro. Di ba? Ngayon, unti-unti na nating naano, di ba? Unti-unti na nating nalalaman or unti-unti nating nakukonek. Kaya pala, takot na takot sila sa liquidation. Kasi katulad niyan, travel expenses, meron kayang resibo yan. Di ba? Tanongin ko kayo, guys. Do you think yung travel expenses, meron kayang resibo yan? Di ba? Tanong ko lang sa inyo. Sagutin nyo, mga kaibigan. Yung mga biyahe-biyahe nila, pag hiningan kaya natin ng resibo yung mga yan, may ipapakita kayang resibo yan? Wala. Wala pong resibo sa travel, guys. Yung million irrelevant travel expenses sana ay ginamit na lang sa mga infrastructure projects para may employment ang mga Filipino. Yes, tama. Susan Aviles, I agree. Kung ginamit na lang sana ang pera, nakinabang pa lahat. Di ba? Malamang kasama buong angkan. Nakakapagtaka, eh. 1 billion ginastos mo pagta-travel. Paano mo? Anong sinaping mo? Baka siguro sinaping ng sinaping yung ano niya? Yung asawa niya, Sus Maria Joseph. Eh kasi 1.8 billion nga, eh. Oh. Eh, di ba? Katatapos lang natin sa DNR. Ba't ngayon yan? Ang balos-los naman. Sus Maria Joseph. Hay nako. Ay, nakalimutan natin bumati sa sobrang ating asar. Hello, guys! Sa sobrang asar ko, mga kaibigan, piko na ako. Nakalimutan ko nang bumati. Pasensya na kayo, guys, ha? Kasi kanina ko palang to inaano. Sabi ko, bakit sila ganun? Ang laki ng mga pera nila. 1.8 billion, 1.1 billion. Paano pa kaya si Marcos? Magkano kayang budget nito sa travel? wala pang pinapakita? Wala pang nagsasabi? Eh kung si Tambaluslos, 1.1 billion, magkano kayo kay Marcos, no? 1.8 billion kay Tambaluslos, magkano kayang travel expenses ni Marcos?
Baka trillion na yan, ha? Kaya nga, sana pinamundbud na lang nila sa mga may hirap, no? Take note, ginastos sa pagta-travel sa loob ng isang taon. Kaya nga, sa isang taon, mga kaibigan, ibang klase. Diba? Kaya nga, ako, naniniwala talaga ako dito, wala talaga to mga resibo, eh. Walang liquidation to, eh. Kasi nga, ayaw nga nila, diba? Kasi ngayon, unti-unti na nating nalalaman. May mga insider din kasi ito si Ka-Eric, you know? Magagaling din yung mga ano niya sa loob, eh. Sa Congress, eh. Eh, siyempre, may nag-feed din dyan. Kaya hindi talaga sila makakalusot, mga kaibigan. Kaya, no? Kaya dapat talaga, ito na talaga ang panahon na buksan ang libro. Pero mabati muna tayo sa ating mga suki. No, pasensya na kayo, guys, na ano na naman tayo, na carried away na naman tayo. Kumusta na po kayo, guys? Happy Monday po sa ating lahat. Ito na naman po, live na naman po tayo. Ang haba po ng intro natin dahil na carried away na naman si Foodinet sa sobrang, nako, nakakaasar. Sobrang laki ng pera. Billion-billion kasi, samantalang yung mga iba nating mga kababayan, hindi mala makabili ng Noche Buena, no? Sila, grabe. Hindi mala makabili ng Pamasko yung iba nating mga kababayan. Malapit ng Pasko. Yung iba dyan, naghihirap pa. Wala pang mga bonus. Tapos sila, pag gumastos lang sa pera ng bayan, kaba ng bayan. 1.8 billion, 1.1 billion. Akala mo, pera nila. Di ba? Yun po, kaya po masakit eh. No? So, kumusta po ang ating mga kababayan dyan sa abroad? Ha? Sana ayos kayo dyan. Lalo na po ating mga bayani, no? Mga bagong bayani, ang ating mga OFW. Kumusta na po kayo, guys? Sana po yun nasa mabuti kayong kalagayan. At ito na po, no? Bago po natin puntahan yung main topic natin, guys, puntahan muna natin to. Siyempre, hindi pa tayo natatapos dito, guys, eh. Sa ano na to, eh. Sa topic na to, eh. Ito po, papakita ko lang sa inyo. Ayan, no? Ito na naman yung natuklasan natin, mga kaibigan. Galing na naman po ito sa Facebook page ni Miss Sas. Oh, tingnan nyo, mga kaibigan. Oh, pagmasdan nyo. Yan po yung mga nakatanggap. Ha? Tingnan nyo sa screen nyo, guys. Yan yung mga nakatanggap ng mga assistants. Oh, ang kapal ng mukha talaga ng tingog party list. Tingnan nyo, guys. Pinagpipicturan sila isa-isa. At meron pong ano sa likod, tarpaulin. Nakalagay, tingog, party list. Ayan, oh. Yung iba dyan, mga medical assistants, mga burial assistants, kung ano-ano pa mga assistants. Pero bakit nila ginaganyan, guys? Nilalagay nila. Oh, ayan, oh. Pinipicturan nila. At meron pong party list sa likod. Ano ba to? Kampanya na ba to? Nangangampanya na ba sila? O sige, mangampanya kayo kasi hindi na kayo makakapasok sa susunod na election. Ayan po, mga kaibigan, isa-isahin niyo po bawat picture na 'yan, no? Oh. Ayan. Meron pa silang dalang ano. Siguro 'yun yung mga katibayan na nakakuha sila ng ayuda or nakakuha sila ng assistance. Oh. Tambaluslos. Ito po ang trabaho po ni Tambaluslos, mga kaibigan. Ganyan po sila, guys. Oh, yan ba ang gusto niyong future president natin? Oh, tingnan niyo mabuti yan. 'Di ba? Anong masasabi niyo diyan, mga kaibigan? 'Di ba? Anong masasabi nyo dyan? Ito pa, pakita ko sa inyo. Isa pa. Meron pa tayong isa. Hindi pa tayo natatapos dito, eh. Kasi nakakaasa din itong mga to, eh, no? Talagang tutulong lang. Kailangan may picture. Kailangan may pangalan. Oh, ito po. Ayan, oh. Oh, ayan. Ito yung sinasabi ko sa inyo kanina, guys. Hindi lang natin na-discuss. Oh. Requirements. Oh. Ang burial requirements, may picture po ng mag-asawang Tambaluslos.
Ayan po mga kaibigan, oh, death certificate, funeral contract with price quotation, meron pang promissory note from the funeral parlor, tapos meron barangay certificate of indigency, tapos may original valid ID, pero meron pong picture ng mag-asawang tambaluslos. Hindi talaga nawawala, guys. Ha? Hindi nawawala. Meron talaga siyang picture. Ayan, no? Kahit saan kayo, kahit anong mga assistance, guys, na ibibigay nila sa inyo, andun talaga yung picture po ni Tambaluslos. Ito ba yung preparation na para sa 2028? Diba? Kami, nagtatanong lang naman kami. Wala naman kaming ano dyan. Kasi, kailangan din kasi dito, guys, concern, no? Concern tayo sa mga ganyang nangyayari. Kasi palagi na lang nilang binabalahura ang mga tao, guys, eh. Palagi nilang ginagago ang taong bayan. Crazy Brooks, bakit hindi nila lakunin lahat ng mga bangkay sa bahay nila, sir? Kunin nyo na lang yung lahat ng bangkay. Huwag mong angkinin ang Malasakit Center, Tambaluslos. Huwag mo na angkinin, Tambaluslos. Sabi ni Susan Abeles. Tama, no? Kunin nila lahat ng bangkay, no? Ay, nako. Di ba? Sa mga Duterte, mga kaibigan, hindi nyo po makikita yan, guys. Hindi nyo po na, wala pong nangyayaring ganyan. Kahit pangalan po, hindi nyo nakikita yan sa mga Duterte. Tapos ito, tatakbong president? Yan bang gusto nyo maging pangulo? Dito pa lang, sablay na, eh. Hindi po maganda yung ganyan. Kahit kailan po, hindi po maganda yung ganyan. Na lahat na lang ng binibigay nila na tulong, andon yung mukha, andon yung pangalan, binabalandra. Kasi may meaning yan, guys, eh. Ibig sabihin, talagang ganid sila sa kapangyarihan, guys. Kaya kahit saan ka lumingon, kahit saan ka tumingin ng mga tarpaulin, andon yung mga mukha nila, guys. Dahil gusto nilang manalo sa 2028. Kumbaga, pinaghahandaan na nila. Kasi pwede mong sabihin ito na parang ano lang, eh. O, di ba? Katulad yan, burial requirements. Di ba? Baka siguro, pati diploma ng mga bata, diploma sa school, baka andon din yung mga mukha nila, ha? Imbis na mukha ng bata, baka mukha nila ang nandun sa diploma. Di ba? Pwedeng mangyari yun. Eh, dito pa nga, burial pa nga. Eh, andyan ang mukha nila. Eh. Di ba? So, sa akin lang naman mga kaibigan, ha? Tigok party list. Makinig kayo, tigok party list. Di ba? Ang opinion ko lang naman dito, guys, no? Eh, huwag sanang gamitin. Di ba? Huwag sanang gamitin ang kapangyarihan. Dahil, ano yan, eh? Bawal yan, eh. Kahit tingnan mo sa batas, guys, bawal yan. Malayo pa po ang eleksyon. Kung tutulong po kayo, tumulong kayo. Walang mukha, walang pangalan. Kasi nga, iba na yan, eh. Di ba? Iba ang dating kasi pag may mga mukha, may mga ano. At yung ano, ha, tinanggal nila yung FB page nila, ha. Deactivate yata nila, guys. Kasi ang dami pong mga picture doon na andun sila. Kaya tinanggal nila ang FB page nila, guys. Yan po ang nalaman ko kanina. Kasi pinuntahan ko rin kanina kasi sabi ni Sas, ang dami daw mga picture doon na andun yung mga mukha, ang dami daw mga papeles doon na andun yung mukha nila, mga tarpaulin. Kaya siguro, guys, deactivated na yung FB nila. Kasi nga, alam mo na mga vlogger, di ba? Malilikot ang mga utak. Oh, syempre, tinanggal na nila kasi nga, mali yun, eh. Alam naman talaga nila, guys, na mali yung ginagawa na ganyan. Di ba? Hindi naman talaga tama yan. Oo, di ba? So, yan po mga kaibigan. Yan lang po ang masasabi ko dyan, guys, no? Sana po, no? Talagang
Bagay, hindi naman ito mananalo kahit maglagay pa siya ng mukha niya. Kahit ilagay niya pa yung mukha niya sa lahat ng ano, pader, hindi siya mananalo. Doon na lang sa kabaong isama naman. Oh, mas maganda pa sa kabaong na lang ilagay yung mukha niya. Yung mga asawa, no, sa kabaong para sabay libing na. Maayong gabi, Foodinet. Ayan si Yossi Palak. Ayan. Joseph Nang. Sa impyerno kaya may picture ng mga asawang tambaluslos? Malamang. Epipanya, humiwat. Pag itaktak pa ng switch ang mga bata. Ha, ha, ha. Ayan. Lunida Futosa, love you too. Ayan. Si Maribi Kesyano, andito. Si Mar Apon, andito din. Si Jodeline Laurel. Mm-hmm. Si Epipanya, humiwat. Lunida Futosa, dito. Chrissy Brooks, hello. Domingo's Edition, buong akala siguro Brother Foodinet sa kanila ang pera, ha ha ha. Hindi sila nahiya, brother. Oo, no? Hindi talaga sila nahiya, no? Domingo's Edition, ang ating member. One of our members. Ayan, si Domingo's Edition. Wala sila kasi mga, ang kakapal kasi ng kanilang mga face. Ang kapal ng kanilang mga mukha. Ayan, si Ichiro MacDA Matiga. Ayan, dito din. Si Robert Labra. Sino pa? Si Raul Oliveros, Susan Castro, Malalum, Adeline Maganaka. Andito din sila. Or si Adeline, no? Susan Castro, Malalum, Dominador Raz, Robert Labra, at marami pang iba. Mamaya po, babasahin po natin lahat ng mga comments nyo, guys, ha? At saka mga tanong nyo sa bandang dulo na po. Kaya kailangan nyo magtanong at mag-comments. Okay? O, tuloy-tuloy na po tayo mga kaibigan. No? Punta na po tayo sa ating pang iba pa nating mga topic. Ito po mga kaibigan, pakita ko lang sa inyo guys. No? Ayan po ang statement po ni VP Sara mga kaibigan. Basahin lang natin guys dahil importante po to sa ating next topic. Okay? Ipapaliwanag ko lang sa inyo guys kung ano po ang naramdaman ko dito. Okay? Ang sabi po dito mga kaibigan ni VP Sara, no? In light of the sudden and unannounced joint meetings being convened in the House of Representatives regarding the International Court, Criminal Courts, or ICC, no? Jurisdiction over our country, I respectfully remind our honorable lawmakers of the very words that our President, His Excellency Ferdinand Marcos Jr., reiterated less than a half year ago. Oh, di ba? Natatandaan niyo yun? Oh. Any probe conducted by the ICC would be an intrusion into our internal matters and a threat to our sovereignty. We are done talking with the ICC. Like what we have been saying from the beginning, we will not cooperate with them in any way, shape, or form. Sabi niya dito, given his clear standpoint, we urge the House to respect the position of the President, who is the chief architect of our foreign policy. The President has likewise affirmed that his opinion is based on the fact that the ICC ceased to have jurisdiction over the Philippines upon the effectivity of our withdrawal from the Rome Statute on March 17 of 2019. Ang sabi niya dito, to allow ICC prosecutors to investigate alleged crimes that are now under the exclusive jurisdiction of our prosecutors and our courts is not only patently unconstitutional but effectively belittles and degrades our legal institutions. Ang late kasi ng mga letters, pasensya na kayo. Oh, huwag nating insultuhin at bigyan ng kahihiyan ang ating mga hukuman sa pamamagitan ng pagpapakita sa mundo na tayo ay naniniwala sa mga dayuhan lang o tanging may abilidad na magbibigay ng katarungan at hustisya sa ating sariling bayan. Shukran, sabi po ni VP Sara. Okay, itong message na to guys, binigay niya to, di ba? Nagbigay siya ng statement na kung nakaraang araw guys, no? Okay, ang pinaka message kasi dito guys,
ito po isang nagpapahiwatig po. Ito po isang parang signal, guys, na pag hindi nyo po, kumbaga, ang pinaka message talaga ni VP Sara, guys, kailangan hayaan nyo magdesisyon si Marcos, parang ganun yun eh. Huwag nyong panghimasukan. Kasi marami pong bumubulong-bulong. Ha? Maraming bumubulong-bulong, mga kaibigan. Marami pong bumubuyo. Alam mo naman si Marcos, di ba? Sunod-sunuran. Oh, respetuhin na lang daw natin ang president, sabi po ni VP Sara. Kasi kung hindi nyo gagawin yan, ay talagang makakalaban nyo po ang mga Duterte. Parang ganun po yan. Pati po si BBM, masasama yan. Kaya, ang pinaka-message dito, guys, di ba? Huwag kayong makialam. Hayaan nyo. Kasi ang dami na pong nakialam, mga kaibigan. Ito po, pakita ko lang sa inyo, guys, ha? Kaya ako binasa itong message na to, kasi ito po yung sinasabi ni BP Sara. Pakita ko lang sa inyo, guys. Ayan, oh. Ayan po. Committee on Justice Notice of Meeting. Nag-meeting po sila, mga kaibigan, no? Talagang nag-meeting pa sila, ha? Ayan, oh. Honorable regular members. Nako, sino kaya mga pangalan na nandito? Basahin nga natin. Sino kaya ang lalabas na pangalan? Oh, yan yung mga meeting nila, oh. Resolution. Ayan, oh. House Resolution 13593. House Resolution 1477. Oh, sino? Sino kaya? Ayan, oh. Sino kaya ang mga tao dito, guys? Ayan, oh. Oh. Lakihan natin. Para makita nyo. Ayan, oh. Oh. Ito po yung meeting nila, guys. The Committee on Justice joined the Committee on Human Rights with conduct a meeting on the date and time indicated below. Parang secret meeting to, mga kaibigan, eh. Secret meeting. Ayan po. Oh. Galing po ito sa Committee on Justice and House.gov.ph. Siyempre, ang number one dyan, si Kong Atras. Wala nang iba. Diba? Sino pa? Oh, ayan. Committee Secretary si Attorney Rene Bellorino. Ayan po. Resolution expressing the sense of the House of Representatives urging the Philippine government to cooperate with the investigation of the International Criminal Court on the alleged crime against humanity committed in the Duterte administration's Bloody War on Drugs campaign. Yan po yung HR or House Resolution 1393. Ngayon, sino ang tao dito? Sino nakalagay dito? Oh. Franz Castro. Ayan, nako. Lakihan natin. Ayan. Din niyo makita niyo ba, guys? Franz Castro, Arlene Brosas, and Raul Daniel Manuel. Nako. Bistado. Oh, ito naman sa pangalawa namang House Resolution. Oh, ito ha, meeting to, guys, ha? Nag-meeting sila. Ha? Oh, ito. House Resolution 1477, resolution urging the appropriate Philippine government departments and agencies to extend their full cooperation to the Office of the Prosecutor of the International Criminal Court or the ICC with respect to its investigation of any alleged crime within the jurisdiction of the ICC, including but not limited to the crime against humanity of murder committed in the Philippines in the context of the so-called War on Drugs campaign. Oh, sino nag-file? Representative Buenvenido Abante Jr. at si Ramon Rodrigo Gutierrez. Ayan po ang mga pangalan, mga kaibigan. Oh, kita nyo na? Talagang meron po silang ginawang meeting, mga kaibigan. Yan ang sinasabi natin, guys.
Diba? Kung wala talaga silang pakialam dyan sa ICC na yan, sinasabi kasi nila, hindi naman to personal. Diba? Hindi naman to personal. Gusto lang namin, maano daw natin yung rights, no? Or ma-practice daw natin yung justice system ng ibang bansa, international. Wow! Talaga? Hindi po. Ang ginagawa nyo, personal yan. Huwag nyo kaming lokohin. Pinipersonal nyo ang mga Duterte. In fact, ang sabi po ni Attorney Harry Roque, mga kaibigan, ito po, no? Panoorin natin lahat. Ito po ang sabi po ni Attorney Harry Roque. Nagsalita na po si Attorney Harry Roque, mga kaibigan. Panoorin natin, guys. Matapos ang isang napaka gulong linggo sa politika nung isang linggo, nagtapos ang linggo sa deklarasyon ni PBBM na pinag-aaralan ang pagbabalik ng Pilipinas sa ICC. Ang konteksto nito ay yung lumabas nga na resolusyon sa Kamara na tinatalakay ngayon kung saan hinihingi sa ehekutibo na makipagtulungan sa ICC. At ito nga po ay para dun sa kaso ng drug war na alam naman natin ang posibleng maimbestigahan ay si dating Pangulong PRRD at ang kanyang anak na si VP Sara. So nasabi ko na po na siguro ito ang plan B. Kapag hindi mai-impeach si Inday Sara, ituloy naman ang pagtutulungan sa ICC. Pero biglang naiba ang tono kasi nagsabi si Secretary Remulla, pinag-aaralan pa ang pagbabalik sa ICC. Alam niyo po, dalawang bagay yun, ha? Yung pagtutulungan sa investigasyon at yung pagbabalik sa ICC. At ngayon, ang sinabi ng ating PBBM, bagamat sinabi nga niya na talagang may mga question sa jurisdiction ng ICC dahil gumagana naman ang ating hukuman na nagpapatunay, natutul pa rin si ICC, si PBBM sa paglilitis kahit kaninong Pilipino doon sa ICC, maskina ito'y tungkol sa drug war. Pero ganun pa man, tinapos niyang interview niya sa pagsasabi na pinag-aaralan pa sa ngayon ang pagbabalik ng Pilipinas sa ICC. Na siya rin sinabi ni Justice Secretary Remulla na parabagang sintunado naman dun sa hinihingi ng Kongreso na makipagtulungan. Okay. Alam niyo po, hindi siya nagbubuhat ng sariling bangko, pero ako lang po yung Pilipino na admitted doon sa tinatawag na list of counsels ng ICC. Kami po yung mga abogado na po pwedeng humarap sa ICC. At sa ngayon po, kahit sa isang parang Pilipino, ako dyan sa listahan na yan. Linawin po natin, bakit po sinasabi natin na hindi po pwedeng litisin si dating Presidente Rodrigo Roa Duterte ng ICC? Kasi nga po, tayo po ay bumitiw na sa ating pagiging miyembro ng ICC. Kailan ba nagiging epektibo ang pagbibitiw ng isang bansa sa ICC? Yan ba ho ay agaran? Hindi po. Dahil nung naunang kaso ng Nicaragua versus US, nung dinimanda ng Nicaragua ang US dahil pinapatay niya yung mga gobyerno ng Sandinista na tingin ng Amerika ay mga komunista, ang sabi ng hukuman, hindi ka po pwedeng umalis ng ura-urada. Kinakailangan magbigay ka ng sapat na panahon. Now, dahil po sa ruling nito ng Nicaragua versus US, nagkaroon ng provision sa ICC. Oo, po pwedeng umalis ang kahit sinong bansa sa ICC, pero yan po ay magiging epektibo matapos ang isang taon. Matapos mo i-deposito yung iyong instrument of ratification. Sisimplihan lang natin ang mga dates. Tayo po ay nag-deposit ng instrument of ratification na tayo bumibitiw na sa ICC 2018. Sa madaling salita, hindi po yan epektibo right away. Naging epektibo po yan ng 2019. Ngayon, meron din provision na sa ICC Rome Statute na yung pag-alis ng isang miyembro ay hindi maapektuhan yung mga bagay-bagay na nasa ilalim na ng cognizance ng hukuman. Ano ibig sabihin ng cognizance? Ito yung mga bagay-bagay na meron ng jurisdiction ng hukuman. Dahil pag meron ka ng jurisdiction, hindi mo na matatanggal yung jurisdiction na yan maski ikay umalis pa sa hukuman. Ang tanong, noong 2018 kasi, na dahilan na tayo umalis, nagkaroon ng preliminary examination ang prosecutor.
Pero iba po ito sa preliminary investigation. Ang preliminary examination po, impormal. Tanging prosecutor lang ang gumagawa nito, wala pang kahit anong partisipasyon ang hukuman. Yun. Ngayon, kailan ba nagkakaroon ng kauna-unang pagkakataon na partisipasyon ng hukuman? Kaiba po kasi ang ICC. Nung dinadraft nila yung tratado na yan, nagre-reklamo yung mga Amerikano. Napakamakapangyarihan naman itong prosecutor nito. Wala siyang mandato galing sa taong bayan kasi yung mga Amerikanong prosecutors po hinahalal. And yet, napakamakapangyarihan. Pwedeng magpakulong ng isang nakaupong presidente. So para mainganyo ang Amerika na sumali sa ICC, pero hindi pa rin siya nainganyo, lahat ng gawain ng prosecutor, kinakailangan aproba ng korte mismo. At yung sangay ng hukuman na mag-aaproban sa lahat ng gagawin ng prosecutor, ang tawag doon, pre-trial chamber. Ang tanong, number one, may karapatan ng mga bansa umalis ng ICC. Pangalawa, ito epektibo, hindi ura-urada, kung hindi matapos ang isang taon ng pag-deposit ng instrument of withdrawal. So, pangatlo, maski ikaw'y bumitiw, yung mga batay-bagay na meron ng cognizance ang hukuman ay magpapatuloy. Mm-hmm. Kailan magkakaroon ng cognizance o kailan nagkaroon ng jurisdiction ng hukuman? Ito ba'y sa preliminary examination na wala pang participasyon ng hukuman o ito ba yung sa pagsimula ng preliminary investigation dahil ito, kauna-unang pagkakataon, sa ayon na rin sa Rome Statute, humihingi na ng permiso ang prosecutor para nga mag-proceed sa preliminary investigation. Nagkaroon na po ng kaso dyan yung Burundi na umalis din. Kaya lang, ang nangyari, yung piskal, yung prosecutor, humingi ng leave para mag-preliminary investigation doon sa loob ng isang taon matapos mag-deposit ng instrument of withdrawal. So ang sabi ng hukuman, meron ng jurisdiction ang hukuman kasi yung request for pre-trial ay for pre-preliminary investigation ay sa loob ng isang taon pagka-deposito ng instrument of ratification. Yun. Ganito bang nangyari sa Pilipinas? Hindi po. 2018 tayo nagbitiw. 2019 naging epektibo. 2021, 2 years later, tsaka humingi ng permiso ang prosecutor para mag-proceed sa preliminary investigation. 2022, binigyan ng permiso. So ibig sabihin, na 2019, 2020, 2021, 2022, tatlong taon na ang nakakalipas matapos na naging epektibo ang pagbibitiw natin sa ICC. Hindi na po pwedeng magkaroon ng jurisdiction ang ICC pagdating sa Dragon Wars kasi nga po, naging epektibo na yung ating pagbibitiw sa hukuman yun. Bago nagkaroon ng cognizance ang hukuman sa pamamagitan ng pagbigay ng authorization na magtuloy ang preliminary investigation. Ang tanong ngayon, maraming naniniwala, ako na rin, na itong deklarasyon na babalik sa ICC ay isang ano rin, patama sa mga Duterte. Meron mang dapat ikatapot ang mga Duterte kapag bumalik ang hukuman? Sagot, wala. Yeah. Unang-una, dahil bumitiw na po tayo at yung preliminary investigation ay hiningi at inapruban matapos yung pagiging epektibo ng ating pagbibitiw, wala ng jurisdiction ang hukumang ICC dun sa drug war. Pag tayo bumalik, magkakaroon ba ng jurisdiction ng hukuman? Wala rin. Bakit? Dahil nakasaad po sa Rome Statute, ang jurisdiction ng hukuman ay prospective. Moving forward. Hindi po pwedeng retroactive. Bakit? Kasi ito po ay criminal statute, penal statute. Hindi po pwedeng bigyan ng retroactive effect. Otherwise, malalabag po ang karapatan ng due process na isang akusado. Ulitin ko po, miski tayo bumalik, yung jurisdiction na nawala na sa hukuman para imbestigahan at litisin ng drug war, nawala na po yun. Hindi po pwedeng magkaroon muli ng jurisdiction dahil ang jurisdiction po ng hukuman ay prospective. Sinong po pwedeng imbestigahan? Yung nakaupong presidente. Ayun. At yung iba pang mga presidenteng uupo. Kaya nga po, ang sinasabi ko doon sa mga ginagapit ang pagbabalik muli sa ICC bilang pamamaraan para takutin ang mga Duterte, hindi po mga Duterte yung dapat matakot. Baka kayo po ang dapat matakot dahil
prospective ang jurisdiction ng ICC from the date na naging epektibo ang ating membership. Galing. At ang mga nakaupo po ang po pwedeng malitis, hindi yung mga dati nang nakaupo. Yun. Sinisimulan po natin ang linggo ng itong bonggang impormasyon nito dahil natapos ang linggo doon sa bonggang impormasyon na pag-aaralan di umano ang pagbabalik natin sa ICC. Ayan po ang rest back po ni Attorney Hare Roque. Oh, hindi po ang mga Duterte dapat matakot. Kayo, kayong mga tambaluslos ang dapat matakot. Dahil pag pinapasok yung ang ICC, wala na po silang jurisdiction kay Duterte. Ang iimbisigahan yan, si PBBM po, mga kaibigan. Ayan, napakaganda. So, wala na po mag-ano yan. Oh, mamamatay na naman yung ICC na yan. Mag-iisip na naman sila ng ibang, ano, ibang, ibang paraan kung ano pong paninira nila sa mga Duterte. So, yan po mga kaibigan, no? Kanina kasi guys, nag-explain po si Attorney Hare Roque. Ito po yung pinaka, ito talaga yung pinaka-explanation niya, no? Galing talaga ito sa kanya, sa kanyang YouTube channel, no? Kaya, ito mas malinaw. So, yun po mga kaibigan, napakalinaw. Kaya po talagang wala na. As in, kahit anong litis, wala na po. Kasi nga, sabi nga ni Attorney Hare Roque, hindi pala siya retroactive, no? Kasi pag retroactive case, guys, kunwari, matagal na, pwedeng buhayin. Parang ganun yan, eh. Oo. So, napakalinaw, napakaganda. So, palakpakan naman natin uli no, once again si Attorney Hare Roque. Bravo po, Attorney Hare Roque. Sana po tumakbo kayong senador. Ang galing niyo po talaga, no? Palakpakan po natin, mga kaibigan. Napakagaling na pag-explain ni Attorney Hare Roque. Buti na lang talaga, meron tayo Attorney Hare Roque. Ay di kung wala, ay di nga nga tayo. Hindi natin alam kung ano bang mangyayari, di ba? Yes, Shenex Don, tuloy-tuloy po ang laban kay Tatay Diggs. Wala na pong ICC! Yes! Ano nga naman kayong maiisip dito ba tambaluslos, no? Pagbabalik natin sa ICC, pwede bang imbestigahan si Lisa Smugs? Eh, hindi na nila babalikin yan, malamang. Di ba? Eh, hindi naman din nila maimbestigahan si Lisa Smugs. Kasi kailangan International Criminal Court, eh. Kailangan kasi, guys, yung crime mo, pang ano, pang, kunwari, pang maramihan, parang ganun. Pero, hindi na nila papasukin yan. Kasi nga, sabi nga natin ni Rocky, babaliktad sa kanila, eh. Di ba? Babaliktad sa kanila, eh. Mapuputahin pa nila dito. Di ba? Tama? Di ba? So, malamang, ipapahinto na ni PBBM yan, ay, huwag nyo nang ituloy yan, ah. Delikado tayo dyan. Congrats po kay President Duterte, kay former President Duterte, tsaka kay Vice President Sara Duterte. Kasi syempre guys, ang target kasi dyan, yung mag-ama. Oo, ang target naman talaga ng ICC, kaya gusto nila papuntahin dito, yung mag-ama. Kasi nga, tinik nga sila eh. Balakid nga sila sa 2028. For Senator Attorney Roque, oh, Imelda Aquino, yes, for Senator, no? Pwedeng-pwede, no? Sayang talaga si Attorney Hare Roque, no? Hindi na nanalo. Sayang. Pero okay lang yan, guys. May mga chance pa naman, eh. May panahon pa. Okay? So, eto na pong hinihintay natin, guys. Eto na po yung pinaka-main topic natin. Nako, eto na. 1.8 billion. Nako, tambaluslos. Bistado ka na naman, tambaluslos. Palagi na lang si tambaluslos. Kasi ikaw, tambaluslos, ayaw mo kasi mag-audit. Ayan. Oh, bistado ka na naman ngayon. Bistado ka naman kay Eric. Oh, ready na ba kayo guys kay Tambaluslos? Ready na kayo kay Tambaluslos? 1.8 po, ha? Travel, ha? 1.8 billion pesos to guys, ha? Travel expenses ni Tambaluslos. Bistado po ni kay Eric, mga kaibigan. Galing po yan sa Congress source niya, no? Source, galing po sa Congress, mga kaibigan. Ito po, i-play na po natin guys. Romualdez, 1.8 billion ang travel cost. Nako. How long?
For almost one year lang. For the entire Congress. Sa kanya lang. Sa kanya lang. Oh, kaya nagtatanong itong ating source from Congress. Is it true? 1.8 billion. Sabi niya, pakitanong ka, Eric, at paki-explain din. At pakitanong kay Secretary Belica. Miss Ina, ito ay break-in information coming from Congress, mismong source. No, because the 1.1 billion of the DNNR, that's the entire department. Yeah. But you're saying now, Eric, that 1.8 billion is just the office of the speaker? At makikita po natin ang detalye niyan. After several years, kasi magkakaroon ng oras, mag-audit, yan na sinasabi ni President Duterte, mag-audit na naman sa bawat opisina, sa lahat ng opisina sa buong gobyerno, legislative, executive, judiciary, at doon po natin makikita kung ano ang tunay na naging sitwasyon ng ating pamahalaan sa pamamahala ng mga bago nating leaders. So, yung pa ng 1.8 billion guys, travel, kay Tambaluslos lang pala yun. Grabe. Kay Tambaluslos lang yung travel na yun, 1.8 billion. Antindi, di ba? Oh, ito po yung balita natin. Nitong nakaraang linggo lamang ay naging usapan sa Senado si Secretary Antonia Yulo Loizaga ng Department of Environment and Natural Resources o DENR matapos siyang questionin ni Senator Rafi Tulfo hinggil sa di umano'y madalas na paglabas ng kalihim sa bansa. Sa impormasyon na nakukuha ng senador mula sa loob ng DENR, hindi bababa sa 13 hanggang 14 na foreign trips ang isinagawa ng kalihim nitong taon lamang. Ang mga nasabing foreign trips ay umabot sa humigit kumulang 1.1 billion ang halaga di umano na mula sa pondo ng pamahalaan. Kaya't kinwestiyon ito ni Senator Tulfo. Ang kalihim, dinepensahan ni Senator Cynthia Villar ang mga nasabing biyahe raw ay para sa mga conferences tungkol sa pangangalaga sa kapaligiran, climate change at disaster risk reduction sa ilalim ng United Nations. Ngunit hindi kumbensido si Senator Tulfo. Dahil dito, hinamon ni Senator Tulfo si Secretary Loizaga na maglabas ng opisyal na pahayag at patunayan na may pinatutunguhan ang mga biyahe ng kalihim. Tunay nga kaya ang mga paratang laban sa kalihim? Naging makabuluhan nga ba ang mga sabing foreign trips para mas mapaigting pa ang mga proyektong nakalaan sa pangangalaga ng kapaligiran at kalikasan sa ating bansa. Ayun, Secretary Greco Belica, sir, nung panahon ni Pangulong Duterte, without necessarily comparing things with the former administration and the current government of BBM or Marcos Jr., napakahalaga po para sa pamahalaan na nakikita ng taong bayan ang transparency and ang accountability at ang pagiging masino sa pangangalaga sa pundo ng bayan. So isa pong pumutok na kontrobersya sa Senado at kumalat sa buong media, pati sa social media, itong mga napakalaking gasto sa travel ng DNR Secretary. Kasabay po yan ng panawagan ni Pangulong Duterte na dapat ang Kongreso, ang Senado, all of them must also be open for accountability sa mga pundo na nagagastos, lalo na po at mayroong infiltration ng Communist Party operatives sa loob ng Kongreso na nakakakuha ng limpak-limpak na mga pundo na hindi nalalaman ng taong bayan. As a former secretary to the office of the president noon na nangangalaga sa integridad ng pangangalaga at pagprotekta sa paggastos ng tama sa pundo ng bayan. Ano po yung reaksyon ninyo dito, Secretary Greco? Oo nga, no? Yung 125 million ni BP Sara napansin nila, pero yung 1.8 billion tsaka 1.1 billion na ginastos sa pagta-travel ni Tambaluslos tsaka ni Yulo, hindi nila napansin, no? Hindi nila pinansin. Di ba magpinsan yun, guys? Si... Alam ko magpinsan yan eh. Ewan ko lang ha, i-correct nyo lang ako guys, baka mali ako ha. Magpinsan yata itong si ano eh. Ewan ko kung sinong magpinsan, ito bang si Yulo tsaka si Tambaluslos? Para magpinsan yata sila, no? Ewan ko lang ha, i-correct nyo ako guys, baka mali lang ako. Di ba? Tindi, no, magpinsan? Puro magpinsan ha, no? Puro magpinsan. Very alarming po and concerning itong balitang itong lumabas. During our time, this would have really merited our attention and we have, you know, inananaho namin yan na pinatawag, kinestiyon at sinubject for investigation dahil, you know, 1.1 billion pesos po is such a big amount para po gastusin sa foreign trips.
Ayun, si Ma'am siya sa kasi Yulo ang magpinsan. Ayun, o. Oh. See? Puro magpinsan, o. Oh. Siyempre, pag magpinsan, guys, madali po sila makakuha ng pera. O, oh. Kaya naman pala, sabi ni Vivian, si Ma'am siya daw sa kasi Yulo ang magpinsan, o. Oh. Kaya naman pala, ay sus, huli na. Kaya naman pala. Ang mga lines of questions po ni Senator Rafi Tulfo are correct. She really has to justify kung ito bang mga trips na to have benefited, how much it had benefited the Philippines. Tsaka ito ba ho talaga sa panahon natin ngayon ang dapat pagtuunan ng pondo at pansin? Yes. Dahil if there is one thing that we have to secure, yung West Philippine Sea. I mean, is it more important? Are these travels really more important than the... I remember Congress has passing a law declaring as an environmental treasure, parang something like that or something to that effect, ang West Philippine Sea, para nga po maprotektahan kahit man lang sa environment. And, you know, secondly, kanina nga iniisip ko ho, looking back, when I was in office, 5 taon po yon, 6 taon po akong kasama ng administrasyon ng Presidente Duterte, I've only left the country twice. And yung isa pa ho ron was spent by my own money. Kasi nga ho, nung panahon namin, nahihiya po kami sa ganyan eh. Tama. Yung correct, gagastos ka ng pera ng taong bayan, tapos mababalitaan ng tao, dadalhin mo sa abroad. So ibig sabihin, in less than 1 year, kung totoo man ito pong gastos na ito, eh mas marami pa hong nailabas ang, marami pa siya nailabas sa akin sa 6 na taon kong paglilingkod sa office sa ating bayan. And that is alarming. I mean, this is just one item in one department. Correct. Eh, paano pa yung ibang departments? Exactly. Paano pa ang Office of the President? Kaya po, it is also interesting for me, I'm sorry ma'am, very interesting for me to see ang concern or no concern, I don't know, na ipakikita po ng Office of the President dito sa issue pong ito. Dahil ang dami po talaga, napakahirap po talaga ng buhay ngayon. And I don't want to sound na parang theoretical or, pero talaga po, ang taas ng bilihin. And para mabalitaan natin na 1.1 billion pesos para sa biyahe, you know, kung ito po ay mayroong mga authority, sige, baka hindi sila, hindi yan maging corruption. Pero kung ito po ay priority at dapat ba natin talagang pahintulutan ang ganyang kalaking paggastos ng pera ng tao para sa mga ganyang trips at this moment in time is highly questionable, and palagay ko hindi ho tama. I think kailangan ang paggastos ho ng pera ng tao, pera ng, hindi naman nila pera yan eh, pera ho natin yan eh. Correct. Ay dapat mas maging akma sa pangangailangan ng Pilipino ngayon. Ito hong mga foreign trips na yan, alam ko po yan, dahil lagi kong binabasa, lagi kong naririnig yan. These are trips that talks about high-level things na wala naman talagang connection sa normal na buhay natin. And at this point in time, hindi naman tayo mayaman na bansa to have that luxury na makipagsabayan sa mga United Nations agenda. We have so much concerns and so much problems and so much to deal with here in our country, both in security and the economy, to focus on and therefore lagyan ng pondo rather than participating in this high level talks na would have very little impact for now. You know, for what we need now rather than yung mga topics na ginagawa nila. So I want to really see how concerned or how not so concerned the Office of the President will be in this issue, dahil wala nang PACC eh. Wow. So sila na ho talaga dapat ang manguna
sa investigasyon na to, tanungin nila ang tao nila, paliwanag nila ang tao nila, at recalibrate po nila kung baka sobra-sobrang pondo na ilalagay nila dyan sa mga departamento na yan, hindi lamang, lamang DNR, tingnan na rin nilang opisina nila, na hindi naman necessary at this point. Correct. Manorin, okay. Thank you, Secretary Greg Cumbelica. Sec question, no? Kasi during PRRD's time, dumadaan tayo sa Batanang Karayom bago mag foreign travel, kasi for yung foreign trips kasi sore point kay PRRD yon, very sensitive issue sa kanya yon, that it was the office of the president that handled all travels, all foreign travels, and we had to justify it, and then we had to give a very clear itinerary and what was accomplished on that day, and then when we came back from a workshop, let's say we had to make sure that we would pass on the knowledge that we got from abroad. Ganun yung patakaran noon. Dapat may photos, may resibo, lahat malinis. Tapos hindi ka pwedeng matagal doon. O tsaka wala ka dapat dala. Ikaw lang, wala kang dalang asawa, wala kang dalang mga anak mo, walang ganun. Tapos yung kahit na nasa Europe ka, no, at gusto mong maglamyerda, hindi pwede. Kasi there are only 5 days, there are only 6 days, and then you have to account for each time that you're there. No? So, I was very surprised that it's not like that pala for the entire government. Depende pala, tama ba yun, Sec? Am I correct? That depende kung sino yung umupo, yung magiging sistema nila. Because I saw a letter of then NSA Clarita Carlos for her travel abroad. She just wrote a letter. It was handwritten, which is unthinkable during PRRD's time. Papatayin ka niya talaga. I mean, seriously. So yun yung patakaran dito, wala bang kasi ano yan eh, napakalaking gastusin yan eh. And in fact we were pag undersecretary ka, about pwede ka mag business class. Kaya lang mahiya ka eh. Mahiya ka talaga kasi si PRRD napakasimple. So we were entitled, but I never kasi parang nahiya ako, parang yung ganun yung kultura under PRRD's term of office, na mahihiya ka, nadadaan yung mga Pilipino sa eroplano, makikita ka nila, wow, business class, alam nila na public servant ka. So merong ganung mindset. So yung tanong ko sa iyo, ano, Sec, wala bang isa pa lang, ano, wala bang isang proseso para sa foreign travels para nakatutok ang gobyerno? Well, meron mo kasing mga travel authorities, and under the law, yung mga, as long as you submit these requirements, okay na. Pero hindi naman dahil nasa batas, morally right na eh. Gaya na sinabi ko po, ngayon sa buhay natin, ngayon sa pinagdadaanan sa Pilipinas, totoo, napakahirap ng buhay ngayon. Napakataas ng bilihin po ngayon. Tapos kagastos ka para sa foreign trip, eh sa mata ng ordinaryong Pilipino, kahit nga mayaman pa, excessive po yun. Pagka ang opisyal po ng gobyerno, hindi nararamdaman yun, useless po siya sa taong bayan. Kaya nung panahon natin, nahihiya tayo dahil nakikita natin na napakasimple ng ating Pangulo. Tayo nasa economy class. Alam niyo po, naalala ko yung labas ko, state visit pa po yun, sumama, napasama po ako. Nung one trip in Japan, ngayon, doon lang ako sa hotel eh. Nakalabas lang ako ng Japan, doon sa konting lakad, nakatawid ako dahil sabi sa akin na asawa ko, masarap daw ang Japanese food sa Japan. Kumain ako sa tapat ng hotel doon sa kanto-kanto. Hindi ako naglamierda. Kasi nga, ano tayo, conscious tayo na hindi natin pera yan eh, pera ng taong bayan yan. It will be scandalous, in fact, scandalous to be seen around, nagpapakasarap ka habang ang dami nagdudusa rito sa Pilipinas. So, yan po ang issue dyan eh. Hindi na yung, hindi, meron naman akong travel authority. Okay, that's justified sa batas. Pero sa mata ng tao, as a public servant, na pasweldo ng taong bayan, ibang issue yun, ibang sukatan yun. Sa damdamin at isipan ng taong bayan, yan ba ay karapat-dapat? So, palagay ko ho, medyo calloused ang mga opisyal pagka hindi ho sila naging concerned dyan. Dapat nilang tingnan ng ngayon,
Gaya na sinabi ko, nasa tama ang line of questioning ng ni Senator Tulfo. Pero paano ang gagawin natin ngayon? And it is the office of the president who has the power to immediately investigate and apply necessary sanctions or justify yung ganyang gawain, because that will craft the policy of government on how we spend people's money. Secretary Belicas, sir. Kung mawawaldas rin lang, diba, wag na lang nila tayo singilin ng buwis. Kaya na lang nila ang pera natin, magastos natin para sa sarili natin. Secretary Belicas, sir. Ma'am, before kayo pasa, Secretary Belicas, kay Brother Franco. Rinig niyo yun? Wag na lang nila tayong singilin ng buwis. Oh, si galing po yan kay Secretary Belica. Wag na lang nila tayong singilin ng buwis. Oh, hayaan na lang nila tayong gumastos sa sarili nating pera. Total, ginagastos din nila yung pera natin eh. 'Di ba? Pag nagbayad ka ng buwis, ginagastos nila. O, di, wag na tayong magbayad ng buwis. 'Di ba? Para fair. Tama itong sinabi ni Secretary Belica. Kasi bayad ng buwis. Sila naman dito, gastos naman sila ng gastos. Kung saan-saan nila binawaldas yung pera natin. Di ba napakasakit nun, guys? Ang dami naghihirap, ang dami nagugutom. Tapos pag gumastos sila sa travel nila, 1 billion. Wala namang resibo. Oh. Doon pala sa sinabi po ni Belica, talagang ano na eh, very striking na eh. Huwag na lang tayo magbayad ng buwis. Diba? I mean, ano yun ha? Very reasonable yun ha? Dahil po mga kaibigan, meron siyang logic eh. Diba? Tama? Kasi nga, ginagastos naman pala nila eh. Ginagastos sila sa sarili nilang binubulsa nila. O di, huwag na tayo magbayad. Parang ganun. Nagpakahirap ka pa ng trabaho, bayad ka ng buwis. Tapos malalaman mo lang, sila-sila lang din pala yung nakikinabang. Pera ng bayan yan. Kakapal lang talaga ng mga mukha na to. Sarap talaga. Kaya minsan, naaasar na ako. Miss Ina, isa po sa naging trademark ni Pangulong Duterte when he was still in power as president, yung tinanggal niya yung isang CPP operative na nailusot bilang undersecretary. Ang pangalan ay Terry Ridon sa Presidential Commission on Urban Poor or for Presidential Commission for the Urban Poor, na ang layunin ng opisina na ito ng Pangulo ay para mag-cater mga laga at i-promote ang kabutihan para sa mga urban poor and urban settlers in urban poor communities. Eh, panaimbiyahe niya. At CPP nakita, yan, Eric, di ba? CPP. Operatiba na CPP yes, yan. Yes, naging kabataan party representative yan, si Terry Ridon, sila nila Mong Palatino. And walang patumpik-tumpik, tinanggal siya ni Pangulong Duterte dahil sa questionable travels na walang pakundangan sa paggamit ng public funds na hindi naman nakakabuti sa kanyang mandato na pang-urban poor. Ito din ang tanong natin kay Secretary Belica, sir. The President exercised that kind of disciplinary authority over people under his cabinet or under his watch. Secretary Belica. Oh, definitely po. Kaya nga po, sabi ko kanina, very interesting. I'm interested to see how the Office of the President, even the President himself, would act and react on this. Dahil scandalous po ito. Skandalo po ito. Isang bilyong piso ang ginastos para sa foreign trips. Yes. Now, ginajustify po nila. Hindi, talagang biyak-biyakin natin. San ginamit? Ano natutunan? Ano nakuha? May loans? Utang pa yan. Di naman grants yan. Nang nabasa ko po sa mga news, utang naman yan. Di naman mga grants yan eh. And doon sa mga utang na yon, ilan ba ang nagmaterialize? Ilan ba ang materialize? Gano katagal? At siya, yung impact ratio ba nito? Gano kalaki? And then we should analyze na ito ba talaga ay kasali sa priority natin ngayon. And if not, by delikadesa, I don't know, no? Kasi wala pang investigation, pero by delikadesa, kung ito ay pagmamalabis,
at gusto talaga nating i-uphold ang ating integridad at kredibilidad sa mata ng taong bayan, edi dapat magtanggal tayo ng mga taong nag-abuso. Yun. And we should put people in office na merong concern sa atin pong mga kababayan. Tama. Yun lamang po yun. At hindi naman nag-abuso, edi allow them to explain and justify the reasons they went to this trip. Dahil marami po talaga yan. Ang dami-dami pong invitation na yan. Correct. Pero yung issue dito, excessive ba? Hmm. And if it's excessive, then kailangan magkaroon ng policy changes. Correct, klaro. Miss Ina, take it away. Pero Miss Ina, before your question, ma'am, may na-break-in information tayo. Ito na. In a form of question. Kay Speaker Martin Romualdez, 1.8 billion ang travel cost. Ito na. 1.8 billion pesos. For how long? Ayan na. For almost one year lang. For the entire Congress. Sa kanya lang. Sa kanya lang. Office. Kaya nagtatanong itong ating source from Congress. Is it true? 1.8 billion. Naku. Sabi niya, pakitanong ka, Eric, at paki-explain din. Gosh. At pakitanong kay Secretary Belica. Miss Ina, ito ay a break-in information coming from Congress mismong source. No, because the 1.1 billion of the DNNR, that's the entire department. Yeah. But you're saying now, Eric, that 1.8 billion is just the office of the speaker for travel? Which is a question posed to us by the source from Congress. Yeah, I mean, that needs to be explained. The speaker should explain, no? Yes. He should confirm or deny and then give an explanation. Give an explanation kung totoo ito. Kasi sabi niya, baka humigit pa ka, Eric, kung i-factor in Secretary Belica, ang current baka umabot ng 2 billion ang gastos sa travel ni Speaker Martin Romualdez at ng kanyang mga entourage. Miss E. Entourage. Wow. Okay, dahil usaping... how do you do that? How do you spend almost 2 billion for travel? How do you do that? That's hard. Hindi ka na uwi sa bahay mo. Grabe yung shopping. Ganon? Tsaka marami... Grabe ang shopping. Grabe talaga si Ka Eric, you know? Yung entourage, gano'n? Entourage. Yan ang dapat ipaliwanag nila. Itanong natin yan kay Secretary Commissioner. At sakit. Pero sige, go ahead. Okay. Sige, kasi usaping corruption tayo. Sorry, go ahead. Oh, go ahead po. Yun nga po kasi it boils down to the policy and yung damdamin ba ng leader. Yeah. How does he treat this or how will he treat these kinds of spending? Alam niyo po, napakaraming pera sa gobyerno. Totoo po yan. Sinasabi ni kaya ang leaders should be, we should have leaders na yung conscious ba? Alam niya na huwag gastusin, you know, mag-ingat sa gastos, maging prudent, maging magkaroon ng delikadesa, mahiya sa taong bayan dahil baka maging skandalo yan. Nasa puso ho ng tao yun eh. Pagka wala ka ho nun, ang pera sa gobyerno, para hong ano yan, parang ang dami-dami. Hindi na uubos. So, kaya talagang waldasin yan ng mga people in power. So, yan po ang dapat natin tinitame. At dapat tinitame po ng mga bawat opisyal. Yeah. Yun. Miss Ina, thank you, Secretary Belica. Oh, Sir Greco, please. Ayan po, mga kaibigan, no? Di ba? Yan po ang sinasabi ko sa inyo, guys. Kung malaki po ang expenses ni, tama itong sinabi ni Vivian, eh. Mas malaki kay Tambaloslos. 'Di ba? Malaki kay Tabaloslos, mas malaki kay Kuting. Oh, 'di ba? So, garapalan talaga mga kaibigan. Harap-harapan po, garapalan, guys. 'Yan yung sinasabi natin. Talagang wala pong humpay ang pagnanakaw sa gobyerno. Kasi sabi nga ni dating Secretary Belica maraming pera ang gobyerno. Now, it's a matter lang kung paano mo gagamitin yung pera, 'di ba? Ganun 'yan eh. Ang pera po natin guys, limpak-limpak. Trilyon-trilyon ang pera natin. Pero saan po napupunta yan? Yan ang tanong. May mga projects lang yan mga yan, pero nagkukunwari lang yan mga yan. Diba? Hindi nyo ba nahalata guys, palagi tayo nag-aayos ng kalye? Diba? Every now and then, huhukayin ang kalye. Pagkatapos hukayin, tatabunan. Aayusin. Maya-maya na naman, huhukayin na naman dahil andyan yung DSWD. Andyan yung sa tubig. Hukay na naman, sisirain na naman, tatapalan na naman. Ganyan sila, guys, kasi nga diyan sila kumikita. Diyan kumikita ng pera. Kaya po ang corruption po sa Pilipinas, hindi talaga matitigil 'yan hanggat hindi po naipasara ang Congress. Totoo yan, hindi po yan joke, hindi po yan,
hindi po ako nag-aano dito, guys. Kahit nga naman siguro kayo, sangayon kayo sa sinasabi ko. Diba? Totoo naman eh. Pasintabi na po, alam natin marami po tayong idol dyan sa Congress. Pero ngayon, parang wala na po akong idol dyan dahil wala pong lumabas or wala pong nag-step forward at naglalakas ng loob na at least magpakita man lang ng resibo. Wala lang pakita ng resibo eh. Well, except si Polong. Talagang si Polong, meron naman talagang resibo yun. Pinakita niya, di ba? Meron naman talaga, kompleto siya. Di ba? Pero guys, maawa naman sila sa Pilipinas, maawa po sila sa taong bayan. Mayaman talaga ang Pilipinas. No? Oo, widening daw, yan, widening. Pero hindi mo alam, widening, kunwari. Oh, wala silang mga hiya eh. Wala silang mga hiya. Grabe ng waldas ng pera ni Tambaluslos. Waldas po. Winawaldas nila ang pera, mga kaibigan. Tapos sasabihin nila, wala tayong pera. Diba? Walang pera ang Pilipinas. Pero kung walang pera ang Pilipinas, bakit yung mga nakaupo yung mayaman? Diba? Lumalaki ang kanilang mga mansyon. Dumadami ang kanilang mga kotse. Dumadami ang kanilang mga negosyo. Mga kondominium. Eh pag hindi talaga pinasala yan, wala po. Wala pong mangyayari sa atin. Ay palagi lang tayo magkikwentuhan dito, pero walang mangyayari sa atin eh. Kasi tuloy-tuloy lang sila dyan sa pagkakulimbat ng pera eh. Siyempre, didinay lang nila yan. Sabihin nila, may ebidensya ba kayo? Wala nga kaming ebidensya, pero kayo, may resibo ba kayo? O, di ba? Pag tinanong nila ako, kunwari, tatanungin ako ng mga sa Congress, ako, si Foodinet, sabihin ng Congress sa akin, Foodinet, ang ingay mo ay may ano ka ba? Do you have a hard facts evidence? Sasabihin ko sa kanila, no? Kayo, meron ba kayong resibo? Sasabihin ko rin sa kanila. Diba? Ibabalik ko sa kanila, bakit kayo, naglabas ba kayo ng resibo? Parang ano yan eh, gusto niyo ako magbayad ng tax? Bakit kayo? Naglabas ba kayo ng resibo para magbayad kami ng tax? Diba? Parang ganun lang yan guys eh. Ganun lang dapat ang ano dyan eh, reasoning dyan eh. Alam ko masama yun. Masama talaga yung hindi ka magbayad ng tax. Kasi kailangan mo magbayad ng tax eh. Pero very reasonable eh, yung sinabi po ni dating Secretary Belica eh. Diba? Bayad ka ng bayad, ng bayad ka ng tax. Sila naman kuha ng pera mo. Eh di wag na lang tayo magbayad ng tax. Tinipid nila ang taong bayan, pero kung sila magnakaw sa kaban bayan, unlimited. Kaya nga eh, yun nga yung masakit doon. Tinitipid nila tayo pagdating po sa mga ano, sa mga pangangailangan natin. Tapos hindi pa sila kontento, nanghihingi pa sila ng donation. Masakit eh, no? Masakit isipin eh. Kung tutuusin guys, sabi nga, di ba? Maraming pera ang Pilipinas. Mayaman ang Pilipinas. Kaso lang, dahil po sa mga politiko natin guys, nauubos yung pera natin, winawaldas sa kanilang mga pangsariling ano, pangsariling interest. Katulad nun, Tambaluslos, 1.8 billion travel expenses. DNR, 1.1 billion travel expenses. Yun naman pala, pinsa naman pala ni Mamshi. Diba? Sa akin lang to guys. Para sa akin talaga, Congress talaga sarado na. Wala eh. Rosa Rivera, pwede bang paalisin na yung mga magnanakaw? Yun nga yung problema dyan, Rosa eh. Papaalisin natin yung magnanakaw. Wala nga aamin dyan eh. Wala pong magnanakaw guys na aamin. Para patas po lahat, isara na lang ang Congress. Diba? Para patas. Kasi sasabihin natin, sige, kasuhan na lang yung magnanakaw. Sino nga? Sinong aanuhin natin dyan ng magnanakaw? Kasi lahat naman sila dyan, walang resibo. Diba? Walang resibo eh. Maria Jesus, ako nga hindi nakatira sa Pilipinas. Ang laki na binabayaran ko ng tax yearly dahil may property ako. Si Maria Jesus, oh.
laki ng property niya. Laki ng binabayaran sa kanyang property tax. Maraming pera, tapos as namin hindi nadagdagan. Oo, di ba? SSS hindi nadagdagan. Simeona Rosales. Bibian, 51 likes na lang, 300 na please para like. Oy, mag-likes naman kayo mga kaibigan. Nakikisuyo naman kami, guys. Yung mga bagong dating naman dyan, oh, bakit tuslok-tuslok naman? Ah, libre naman mag-likes, eh. Wala namang bayad dyan. Libre po mag-likes, libre po mag-subscribe, at libre din mag-share ng videos. Ayan, pakishare-share po ang video natin. Maraming salamat. Ayan. Hello, si Miona. Sabi po ni Susan, ayan, tinipid tayo para malaki ang makakulimbat nila. Kaya nga eh, inuuna pa rin nila yung mga sarili nila, no? I mean, sabi nga nila may mga mababait nga daw. Kaya nga, may mga mababait nga. Yung mga mababait kasi, asa na? Di ba palagi yung sinasabi? Di ba palagi may nagsasabi niyan eh? Meron, hindi naman lahat, Foodinet. Kaya nga, hindi nga lahat. May mga mababait pa nga. Sino nga? Oh, lumabas kasi sila. Di ba, magpakita sila, ipakita nila yung resibo para malaman natin kung talagang wala ba silang tinatago dyan. Di ba, maglakas sila ng loob. Sa bagay, wala pang budget eh. Hindi pa sila binigyan ng budget kaya wala pang gustong lumabas eh. Ming Lee, maraming salamat. Ayan. Di ba, wala pa kasi, hindi pa kasi binibigay ang budget, guys eh. Kaya, sabi nga, di ba, hanggat hindi pa binibigay ang budget, lahat sila dyan, parang ano, maamong tupa. Hello, Maria Rivera, sabi po ni Susan Aviles. Ayan, Lito Manapol, tinitipid tayo pero malaki ang makulimbot nila. Ayan. Tax natin, i-abuloy na kay Tama? Tamba. Ay, tamba siguro yan. Amelia Galila, ayan, liquidation lang ang demand ng mga politiko. Pilipino, bakit hindi nila magawa ng Kongreso? Kaya mga kawatan naman. Kaya nga, liquidation lang naman ang demand natin, wala namang iba. Nag-demand lang naman tayo ng receipt. Melba Sutcliffe, dapat alisin kasi continuous pa rin yung mga no feeling ng mga taong bayan. Hello, Lito Mamalia Galilia. Ayan. Mingli, already like earlier. Maraming salamat. Erlinda Lasap, nag-double ang property tax last year tapos panay lakwatsa ni BBM at Tambaluslos kasama si Pangulong Lisa. Pangulong Lisa. Lito Manapol, federalism ang sagot sa korupsyon. Yes, tama. I agree, Lito Manapol. Enose Teresita, ayan, Francesco Baldari, huwa, papayag ako sa ISARA ang mga Congress para wala nang mag-corrupt. Kasi wala naman talaga pera ang Congress. Ako ko ba't binigang pera yan? Marabig Garciano, Sara ang Kongreso. ISARA ang Kongreso. Meba Sutcliffe, wala nang tiwala mga taong bayan, mabigat na ang pakiramdam, parang sumpa. Parang sumpa, no? Mas matindi pa sa sumpa. Hindi sila magkakaroon ng lakas ng loob dahil nakaikuting ang kapangyarihan. Bahala sila sa buhay nila, basta tayo. Pag hindi talaga sila naglabas ng resibo dyan, kawawa sila. The worst government, Marvin Garciano. Yes. Hello, Jackie. Ayan. Kaya Duterte talaga ang kailangan natin. Sayang lang talaga si Tatay Digong, no? Matanda na kasi din si Tatay Digong. May edad na eh. Nakakaawa din minsan si Tatay Digong. Alam mo, sa totoo lang guys, nakakaawa talaga ako kay Tatay Digong. Kasi nga, sa ginawa niya sa Pilipinas, no? Ang ganda ng ginawa niya. Ang ganda ng programa niya. Despite na ang dami pong mga sakuna na dumaan sa Pilipinas sa panahon po ni Digong, andyan yung mga earthquake, andyan yung volcano, andyan yung pandemya. Pero ang tatag po ni President Duterte, grabe. House of Congress abolished na, Lito Manapol. Hello, Ming Lee. Diba? Tapos ngayon, no? Panay travel, kung saan saan lang nagpupunta. Hindi man lang na wala man lang concern sa bayan. Ewan ko hanggang saan to. Diba? Dapat kasi may concern talaga siya eh.
Hello, Enosy Teresita. Ayan. Asan ang concern ng bayan? Pera ng bayan yan eh. Pera ng taong bayan yan. Taxpayers' money. Tapos iwawaldas lang sa shopping, no? Ay, nako. Pinaka-importante kay PRRD, ang corruption at illegal. Yes, tama kayo, Vivian. Hello, Amalia Galilia. Ayan, Susan Aviles. Melba Satli, pakiramdam ng taong bayan ay wala ng pag-asa kaya hindi na sila pinaglalaban ng tama na karma, pinas at sumpa. Si Tambaluslus ang mabait. 382. Ay, 282 na, oh. Konti na lang, guys, oh. I-push nyo pa, oh. Rosa Wright, nasa palengke si Tambaluslus. Vivian, 18 likes pa please. Oy, 18 likes pa daw mga kaibigan, oh, yung mga bagong dating, oh, paki-likes naman, oh. Hello Elena Calabis, this situation is not that easy to solve, but each of us hand in hand for RevGov, for federalism, for short gap of resolving. Yes, I agree. Yan talaga ang pinakasagot diyan. Ming Lee, Susan Aviles, dear, hello. Ayan, Anthony Ira, alamin ko kung sino-sino ang mga nasa Congress ang sumama sa kontsabahan para alam na natin kung sino ang hindi iboboto. Mukhang marami akong blanco na list sa list ng Congress voting. 5 years pa nang na magtitiis tayo. 5 years pa, ang tagal pa nun. Guys, 5 years pa tayo magtitiis. Nako, nako, nako. Good luck na lang. Maabot pa ng 5 years to. Ay, nako. Walang kwenta ang admin. Rolando Telegrapo, like Dan. Maraming salamat. Sa mga hindi pa po nag-tuslok-tuslok, ano pang inintay nyo? Tuslokin nyo na, guys. Ha? Tuslokin nyo na? Tuslokin nyo na ang aming Christmas bonus. Uy, 289 na. Konti na lang. Nako, 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 nako. Ang bilis, ang bilis. Ayan, oh. Susan Aviles, oh. Ang bilis, oh. Ayan. Pakidagdag pa, guys. Para lang sa channel namin. Maraming salamat. Libre po magtuslok, libre po mag-subscribe, at libre din mag-share ng videos. Walang bayad. Ayan. Libre lahat. Yan ang pinakamaganda sa buhay, no? Libre. Best thing in life is for free. Ayan. Oh, sige, tuloy-tuloy po tayo mga kaibigan. Lahat ng pinaghihirapan ni Tatay Digong, nasayang ang syakit. Kaya nga eh, sayang, sayang talaga. Sayang ang effort. 292 na mga kaibigan. Ha? 292 na. Lito Manapul, huwag naman sanang pumu sa buwan si Budol. Magtiyak, ubos pera natin. Ay nako, itong si Budol talaga. Budol, Budol. The first Budol, Budol. Wala tayong magawa, yun ay. Kaya pinaka-the best talaga dyan, mga kaibigan. Federalism. Yan ang sagot dyan eh. Federalism. Para matapos na yung ano natin, corruption natin. Kasi hindi talaga matatapos yan eh. Kasi parang ano na yan eh, parang nakagawian na nila yan eh. Pag upo na sa Congress, alam nila may pera ka agad. Pag upo mo lang pa sa Congress, may pabaon ka na kaagad dyan. Di ba? $297 na mga kaibigan. Oh. I-push nyo pa. Oh, sino pang pwede mag-push dyan? Ha? Tameme ang mga mabait. Melba Sutcliffe. Wala nga sila sinasabi hanggang ngayon eh. Anong petsa na? Dapat kahit mag-ano man lang sila. Di ba? Kahit mag-ano man lang sila, mag-step forward man lang sila mga kaibigan. Di ba? Mag-explain man lang sila, wala man lang silang sinasabi.
talagang naisahan tayo ni Madam Lisa. Laking chan, sabi ni Maharlika, si Madam Sonia Sonny. Ganun talaga ang buhay eh. Isa na lang, lalarga na. Bukas po, mayroon po tayong live, ha? Back to work na bukas. Wala lang holiday. Ilang araw na lang ay magdi-December na, Pasko na, wala pa rin resibo. Anay, kawawa. Antay lang po tayo sa resibo, guys, ha? Hoping lang tayo sa resibo, hoping. Ay, si Shinex Don, nagpalipad ng kanyang 5 pounds. Maraming salamat, Shinex Don. Ayan po, nagpakapi po si Shinex Don, guys, oh. Ayan, maraming salamat. Ayan, Yahoo, 301 na. Galing. Maraming salamat, Shinex Don. Malamig na dyan, di ba, Shinex Don? Dito din sa Pilipinas, ang lamig na rin, eh. Kaya ito, nagkakaubo-ubo, nagkasipon-sipon. Boss Bell, pa-shoutout. Ayan. Shoutout naman dyan, Boss Bell. Ayan. Shoutout daw. CO2, oh yes, galing. Pero sa right, lalabas na ang mga yan, makukuha lang nila ang mga CF. Oh, pag nakuha siguro nila yung budget, lalabas na sila. Hello, Boss Bell. Ayan, Susan Aviles. Parang inaantay lang nila yung budget nila eh. Kasi pag siyempre, pag lumabas ka, hindi ka bibigyan budget eh. Pag nag-iingay-ingay ka dyan, wala kang budget, kawawa ka. Amira, Shinex Don. Hello, no? Si Amira. Dapat kasi, may lalabas lang dyan kahit mga ilang congressman, guys. Tapos na yung congress na yan eh. Magsabi lang sila ng totoo. Si Tambaloslos, tapos yan. Tsaka yung tatlong itlog. Tapos yung mga maliligayang araw nila. No? Kahit may lumabas lang dalawa, tatlong congressman dyan. Tapos sila dyan. Nilbert Badiles, ayan. Binigay lahat ng bigat na problema but nakayanan ni Tatay Digong. Yes, Melba Sutcliffe. Kaya nagpapasalamat pa rin tayo, guys, na during the pandemic po, ang naging pangulo natin is si Tatay Digong. Malaki pa rin pasalamat natin sa kanya. Diba? Dahil po sa kanyang very strong leadership, nakayanan natin ang pandemya. I-compare mo sa ibang lugar, diba? Nagkagulo sila. 303 na, sabi ni Susan. Ayan, it's my pleasure, Ma'am Susan Aviles. Ayan, Shinex Don. God bless us all, Ma'am Shinex Don. Lucita Itom, hello, Miss Susan Aviles. Ayan. Thank you, kapatid Nilbert Badiles. Ayan. Tuloy-tuloy lang tayo, mga kaibigan. May oras pa tayo. May konting-konting oras pa tayo, guys. Pwede pa kayo magtanong. At pwede pa kayo mag-comment para pumabasa natin, no? Tanong kayo para tuloy-tuloy yung mga discussions natin. Yung ex-congressman na kapitbahay namin sa Baguio City ay umami na talagang may naibubulsa sila. Ay, talaga? Susan? Oh, sabi na nga pa eh. Umamin. May naibubulsa naman talaga sila, imposibleng wala. Jackie, panindigan talaga nila 'yan sa hindi ilabas ang resibo kasi marami silang mga illegal na ginawa at lalo silang kamumuhian ng taong bayan. Yes, Jackie, I agree. Hello Lucita, ito mayan Ronaldo Telegrafo. Ni Elizabeth Yoshitani po, Tamsakdan. Ayan, 305 na, mga kaibigan, no? Grabe naman yan, Susan, no? Sino yung ex-congressman na yan, Susan? Grabe na siya na, lumabas din siya, no? Magpa-interview siya sa media para malaman ng tao. Di ba? Dapat talaga ganun eh, para at least malaman ng mga tao kung ano ba talaga ang ginagawa dyan sa Congress. Bakit lumalabas sa, bakit parang walang resibo.
Hello, Lily, ni Elizabeth Yoshitani. Ayan. Ate Sinex Don, okay ang weather ngayon dito, kaya okay net ko ngayon. Ayan, okay pala weather. And then nakalapis, the biggest hostage saga or saga, congressman and senator na iibax tambalusnos dahil sa people's money and budget for pocket. Yes, yumaman sila at marami silang sasakyan business. Ah, grabe no. Iba talaga no. Kasi Rubies, gandang gabi Foodie Net. Ayan, oo nga, lamig zero ang degrees kahapon. Ah! Zero degrees kahapon? Sinex doon? Meba Satli, 5 years pa, mabigat na pabigat ang problema. Kasi Rubies, nag-like na po. Maraming salamat, Kasi Rubies. Alma Kwan, noong COVID, hirap yung mga tao, pero kahit paano na-solve ni Tatay Digong. Pero travel lang ka po. Nako po, mababaon nito sa Pilipinas sa utang ang nakinabang yung mga ngiwi at si Tamba Fam, ayos ah. Classmate ko sa engineering sa St. Louis, yung anak nila, kaya nalaman namin. Ah, classmate mo pala. Tessie Rubias, Susan Aviles, gandang gabi ma'am. Ayan. Melanie Magalon, done like na po Sir Foodie. Good evening po, watching from Oman, Muscat. Ayan. Susan Aviles, 312. Hello, Melanie Magalon. Talaga, Susan? Classmate mo yung anak niya? Grabe na, nakakaya yung ganun eh, no? Nalaman ng mga tao. Diba, syempre, makikita yung lifestyle mo dyan eh. Kasi yung iba naman kasi guys, pag nakahawak ng pera, yung shopping spree, no? Yung parang may iba, may tao talaga yung pag nakahawak ng pera. Ala, sige, shopping lang ng shopping. Bili dito, bili doon. No? May ganun eh. Hindi makatiis. Bili ng kotse, paggawa ng bahay, travel dito, travel doon. Tapos, hindi na pala niya namamalayan na ang ginagastos pala niya, pera ng bayan, no? Kasi hindi naman sinasabi din yung siguro ng padre de pamilya, no? Kaya siguro, gastos na lang gastos. Tapos, pagka after a while, biglang sangkot na pala sa corruption yung ano mo, yung padre de pamilya, no? Yung congressman. Saka pala malalaman ng mga anak siguro na, sangkot na pala si, ano ah, yung si daddy. Daddy, sangkot ka pala sa corruption. Elena Kalapis, this will end soon in Jesus' name. They all have bad karma. Oo, may karma yan. May karma yan lahat. Antayin lang natin yung karma. Kaya sabi ko sa inyo, di ba? Pasadyos na lang natin, guys. Andiyan naman si Lord. Andiyan naman yung Panginoon. Palagi naman nakatingin sa atin yan. Hindi naman tayo pababayaan yan eh. Hindi po niya pababayaan ang Pilipinas. Basta manalig lang po tayo, guys, at magtiwala po tayo sa mga Duterte. Malalampasan din lahat yan. Di ba? Maniwala po tayo sa Panginoon, maniwala po tayo sa mga Duterte. Kasi yun ang pag-asa natin. Lando Jimeno, ayan, ay ang kay Tambalusnos, billion ang ginastos pang travel pero kay BP protection sa mga bata. Kaya nga eh, yun nga yung masakit dun eh. Lando Jimeno eh. Si BP Sara pa yung pinag-iinita nila na ang ginagamit naman na pera na yun ay para sa mga bata. Para sa mga kababayan natin. Hindi naman katulad ni Tambalusnos na billion ang ginastos para lang mag-travel sa sarili niya. Sus Maria Joseph. Nakakahiya. Tapos pag nagreklamo kayo, akala mo sino kayo? Di ba? Pag nagreklamo kayo, pag nilireklamo nila si BP Sara, akala mo ang lilinis, sino? Lalo yung tatlong itlog na yan. Sus! Naku, sarap tirisin na yung tatlong itlog na yan. No? Plus, ito pang si Tambalusnos. Na akala mo, nag-feeling malinis. No? Palaging feeling malinis yung Tambalusnos na yun. No? Pag nakikita mong ini-interview, akala mo walang kasalanan.
Di ba? Akala mo wala siyang kasalanan, gumaganon-ganon pa yun eh. Yes, I didn't, no, I don't know anything, I didn't do anything bad, gumaganon-ganon pa yun eh, kasi English pa yun eh. Si Tabanastos, di ba, mag-English yun eh. Mahigli mag-English yun eh. Oh, ayan. Tapos yung pala, number one pala sa Colimbat, sus Marios eh. Tambalos-los. Number one sa Colimbat. Sayang lang. Ay, nako. Ayan po mga kaibigan, bukas po mayroon po tayong live, ha? Kung wala kayong gagawin, wala kayong mga engagement, kung wala kayong lakad, manood lang po kayo sa akin, no? Tuloy-tuloy lang po ang ating live dahil bukas po ay back to work na po tayo, guys. Back to normal na tayo, mga kaibigan. Medyo mahaba-haba ang ating bakasyon. Pasensya na kayo sa boses natin dahil meron pa tayong konting ubo at konting sipon na nahihinog na po, nahihinog. Mawawala din yan. So, yun po mga kaibigan, sa lahat po ng subscribe sa amin, maraming salamat po. Sa mga hindi pa po na-subscribe, please subscribe, comment, like, at paki-hit yung notification bell para updated kayo sa aming mga bagong videos. ADF 2.0 po ang aming FB page. Follow, like, and share ng mga videos. Ayan po mga kaibigan, tapos na po ang ating live. Maraming salamat sa lahat po ng ating mga suki, mga members. Maraming salamat sa ating mga nagpalipad, sa ating mga early birds, at kung sino-sino pa. Right? Oo, bumalik ang karma sa pamilya ng congressman. Ina-accidente yung classmate ko na. Ah, talaga? Na-accidente yung classmate ko na anak nila nung manugang nilang doktor. Ay! Okay. Grabe naman. Eh, karma yan. Yan ang karma. Talaga? Ganun talaga eh. Oo, si Smagsa kasi Yulo ang magpinsan, Rolando Telegrapo. Hello, Nature's Lover. Ayan. Thank you sa lahat, guys. Ha. Bukas, ha. Kita-kiss po tayo, mga kaibigan. Oo, bumabalik. Oo, tama. Bumabalik din sa kanila. Nilda Garcia. Tama yan. Babalik sa kanila lahat. Mangyayari din sa kanila yan. Kasi tinan mo, lahat ng mga plano nila, guys, hindi po natutuloy. Di ba? Nahalataan nyo? Lahat ng plano ni Tambaluslos hindi natutuloy. Impeachment hindi natuloy. CIF hindi natuloy. Palpak sila sa CIF. Tapos ganyan naman, ICC. Lalo silang pumalpak sa ICC dahil hindi na po, wala na pong jurisdiction. See? Lahat po ng plano ni Tambaluslos hindi natutuloy. Ayan po mga kaibigan, bukas na po lang tayo magkikita-kita, ha? Sensya na kayo mga kaibigan, kailangan natin magpahinga, mag-rest. Para bukas po, another issue na naman ang ating kakaharapin. Alright, bye-bye. Bye-bye, peace. Ingat, ingat po tayong lahat. Good night! Bye for now! Ay, nagsya si Misio. Andiyan ka pala. Thank you, sir. Foodinet. Ayan. Elite Warriors. Bye-bye. Uy, 3-2-1 na. Oh, galing, oh. Marites de Torres. Buti po. Nakakatulog sila, sir. Ay, hindi na nakakatulog yan, malamang. Hirap na makatulog yan, mga yan. Ewan ko lang kung makakatulog pa sila. Malamang nagpipills. Malamang nagpipills para makatulog. Sige na po mga kaibigan, bye-bye, ingat. Bukas ha, kita-kiss po tayo bukas ha.